Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang dating proyekto ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tila nilusaw na ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa di umanoy labis na korupsyon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuwag sa North Luzon Railways Corporation o NorthRail dahil sa hindi na di umano ito nagagampanan ang katungkulan o purpose nito at nasasayang lamang ang budget na nilalaan dito. At ito ay sabisa na rin ng Memorandum Order No. 17 na inisyo noong October 19, 2023 na nilagdaan mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na may basbas mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa naturang memo na napag-alaman ng Governance Commission for Government Own and Control Corporation na hindi na nagagawa ng naturang korporasyon ang mga objectives at purposes kung bakit ito itinatag at hindi na rin ito nakakatulong sa pag-ambag ng social, physical, economic return sa Pilipinas. Ayon sa balita, una na kasing itinatag ang North Railway Corporation para mag-develop, magtayo at pagpapalakad sa pamamahala ng railway road system para serbisyuhan ng Metro Manila, Central Luzon at Northern Luzon. Ang naturang state-owned firm ay binuo rin para ipatupad ang North Railway Project na nagkokonekta sa Caloocan City patungo sa Malolos, Bulacan. Subalit ito ay nabigo at hindi natapos dahil nga sa pag-terminate na ng kontrata na pinasok ng kumpanya dahil sa iba't ibang issue kagaya na lamang ng pondo at di umano'y mga korupsyon. Kaya Pangulong Bongbong Marcos umaksyon na upang mabuwag naman ng North Railway Corporation. Inatasan ni Pangulo ang Base Conversion and Development Authority bilang administrator at liquidator ng abolished state-run firm para masettle ang mga liabilities nito, kabilang na dyan ang pagbabayad ng separation incentives fee para sa mga apektadong opisyal at personnel na nagtratrabaho dito. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mabuhay ang ating PBBM sa tunay na malasakit sa pera ng bayan at ngayon lang nasisiwalat ang mga anomalyang transaksyon ng mga naupong presidente. Tamang busisiin ang ating PBBM ang project na nahinto bago niya ipagpatuloy. Talagang mga Chinese construction firm ay maraming ginawang kapalpakan sa mga roads, bridges at mga condominiums na mga top of project, sabi ng kanilang citizen. Kahit ito mga projects ay funded ng CCP government through loans to private firms, buti na lang stop na itong Arroyo project. Pero maganda naman ang railways to connect the South, Central and South provinces. Kaya dapat magkaroon ng resurvey at magkaroon ng new true financial cost ng project. Good job PBBM! Mahirap sa bansa yung mga korap na umupo dyan sa project. Dapat lang na ipatigil ni PBBM, Marcos lang ang sakalam na may malasakit sa bansa at mga Pilipino. God bless Philippines! Kung may korupsyon na mga proyekto ng nakaraan, dapat ayusin at sana ituloy para di sayang. Ayusin at pag-aralan ng mabuti para di masayang ang naunang nagasta. End ko. Dating proyekto ni GMA, nilusaw ni Presidente Bongbong Marcos. Mga Kuchero, my goodness. Nakakagulat tong development na to, mga Kuchero. Actually, di ko alam, nag-exist pa pala tong North Trail na to. Totoo lang, di ko alam. Nag-exist pa pala tong North Trail na to. But anyway, mga Kuchero, pag-usapan natin yung topic na ngayon na yan. Okay, ito yung naganap dyan. Ito yung balita kanina. No longer achieving its objective or purpose, PALAS abolishes North Rail. Si Pangulo'n ng pumirma niyan. Malacanang has ordered the abolition of the North Luzon Railways Corporation since it is no longer achieving the objectives and purposes for which it was designed and created.
Hindi na raw kasi nagagawa yung dapat niyang gawin. Sinaman eh. Actually, noon pa naman, hindi pa. Noon pa lang, hindi na niya nagagawa. Mamaya, pupuntahan natin yung history niyan. So, sabi, North Rail is mandated to develop, construct, operate, and manage a railroad system to the capital region, NCR, papuntang Central Luzon and Northern Luzon. Government-run EFOI website showed. Noong May 2019, sabi po ng Governance Commission for GOCCs, inutos na raw yan na mag-deactivate na. 2019 pa lang. Pero ngayon lang siya natuloy. Memorandum Order No. 17 signed by Executive Secretary Lucas Bersamino on October 19, 2023 stated that North Rail was no longer cost-efficient. Ako, puro gastos lang daw, mga kutsero. And does not generate the level of social, physical, and economic return vis-a-vis the resource inputs. North Rail is not producing desired outcomes. Naku, sana laging ganito. Sana laging ganito, no, mga kutsero, na kapag merong mga proyekto na hindi naman epektibo, pag merong proyekto na hanggang ngayon ay pinupondahan pa rin, pero wala naman ang silbi tulad ng PCGG. Itanggalin na. I-abolish na yan. Diba? Yung mga ahensya na wala namang silbi, PCGG. Ayun. So, si BCDA ngayon, tsaka si may hawak dyan si BCDA, will carry out the abolition and serve as the administrator and liquidator of North Rail. Based on the memorandum order, North Rail is a pre-operating subsidiary of the BCDA. Sobrang masalimuot itong North Rail na to, mga kutsero. Bakit ko po sinabi kanina na this is an Arroyo project? Kasi po, si Arroyo po ang nag-umpisa talaga nito. Si GMA po ang nag-umpisa nito. Timeline. Nabuo itong North Rail na to panahon ni Ramos pa. Ayan, tapos BCDA na yan. Pero, hindi siya matuloy-tuloy. Hindi siya matuloy-tuloy. Kasi walang pondo. Ayan. Dapat magkakaroon na noong 1999. Ayan, no? Dapat magkakaroon na yan. Kaso, hindi natuloy si Obuchi Fund sa JICA o JBIC pala, JBIC. So, hindi nagkaroon ng pondo. Ngayon, mga kutsero, nangyari, edi Ramos, nagkaroon ng bagong presidente, si ERAP. Ayan. And then, ang nangyari, 2002, di ba, na-impeach. Hindi, nag-resign pala, di pala na-impeach. Nag-resign si ERAP Estrada bilang Pangulo. Umupo si Gloria bilang Pangulo. O yan, 2002, doon nagkaroon ng paggalaw muli dito sa North Rail namin. Dito na ngayon, mag-uumpisa lahat ng kalbaryo nitong anong to, nitong proyekto na to. Imagine ilang taon to, guys, 19 years. Grabe. 19 years, mga kutsero, itong ano, kasi 2023 na ngayon, 2002 pa to. Diba? Grabe rin, napakatagal. Ngayon lang nasi na isaayos. Oh, ano yung pakikipag ano pa yung pagsasaayos? Sara. Sara. My goodness. Oh, ito kasing naganap. So noong September 14, 2002, yung North Rail project ay isinama ni GMA, parte ng kanyang 8-point agenda. At matapos ng mga meeting kaya Chinese President Hu Jintao, nagkaroon po ng MOA. Sa gitna ng China at Pilipinas. So, take note. This is a foreign-funded project entered into by a Chinese company. Fast forward tayo. August 5, 2003. Nagkaroon ng estimate. Ang total daw nagagastosin ay sa phase 1, phase 1, section 1, Kaloocan to Malolos, ay 503.04 million. Ngayon mga kutsero, ito pong first phase na ito. Ang North Rail kasi, ang gusto niya mangyari, ay magkaroon ng release simula Manila hanggang Clark. Ang ending niya sa Clark. At ang goal, mga kutsero, ay bawasan ang pagbiyahe simula Clark hanggang Manila at pabalik ng Clark nang paabutin lang siya ng mga 30 minutes. Yun yung gusto mangyari dyan. Ngayon ganito, nagkaroon na ng estimate. Ang estimate ay $503.04 million. Yan. Tapos nagkapirmahan 2004. Nagkapirmahan. Pumasok ang Exim Bank, Export-Import Bank of China. Sila ang nagpondo ng unang $400 million dito sa proyekto na ito.
And then, ang Pilipinas, kinarga natin yung butal, yung $107 million. So, meron din tayo ano dito, parte. Kasi 503.04 million eh. So, ibig sabihin, sobra pa to. So, in total, 507 million ang pondo nitong North Rail Transit. Phase 1 pa lang yun, ha? Phase 1. Ngayon, NRLC made the first drawdown of 150 million. So, kumuha na ngayon ang North Rail ng $150 million noong September 29, 2004. Matapos, mag-agree ang CMEG, CNMEG yata yun eh, CNMEG, ng China at ang NRLC, North Rail, na yun nga, sila yung pipirma. So ngayon, nung pumasok yung pera, pumasok na September 29, 2004, nagkaroon ng issue. Ano yung issue? Nagkaroon ng privilege speech si Coco Pimentel. Ano? Si Nene Pimentel, yung tatay ni Coco Pimentel. Nagtanong siya. Ang sabi niya, may issue tayo dyan sa North Rail na yan. Ano yung issue? Una, paasaan natin ililipat yung 40,000 na residente na dadaanan nung release ng tren. May problema ka nga naman talaga dyan. Kailangan mo right of way. Okay. Ngayon, eto pa nangyari. So, si Biason, Senator Biason, na recently passed away, ay nag-conduct ng public hearings, no, kung saan ililipat itong 40,000 na to sa tawag dito, sa rail, sa North Rail, no. Ngayon, natuklasan niya na merong price padding sa kontrata ng North Rail. Ano yung price padding? Ang price padding po, mga kutsero, ibig sabihin, masyadong mahal ang binabayaran ng masyadong mahal ang estimate. Masyadong malaki doon sa actual cost ng construction. Yun. In fact, meron pa nga sinabi si ano, si merong document na merong balita na sinabi, parang aabot pa raw yun ng 20 million pesos per kilometer. 20 million pesos per kilometer ng riles, mga kutsero. Parang may padding nga na naganap. Ngayon, sumunod ito si Enrile. 2005, Juan Ponce Enrile, in his privileged speech nung senador pa siya, urged the Senate to probe the alleged overpricing and alleged loopholes of the contract between North, ano pangalan yan? Bakit NLRC? North Rail, hindi dapat, North Luzon Railways kasi, okay, kaya NLRC. North Luzon Railways. O basta North Rail na lang para mabilis. So yun ang sinabi ni Enrile, no? Na parang merong mga mali sa kontrata ng North Rail. Imbestigahan natin to. Bakit? Kasi nga, number one, is overpriced. Pangalawa, may mga problema sa kontrata ng CNMEG. Ito po yung Chinese company. Ngayon, dahil dyan, mga kutsero, ito yung nangyari. July 2005, ang sabi, Senate Committees on Urban Planning, etc., etc., recommended the termination of hearings on issues of relocation following findings that the resettlement funds, yung pondo na gagastosin para mailipat yung 40,000 na illegal settlers, ay aabot ng 6.6 billion pesos. At available na rin daw yung paglilipatan. So, kunin lang daw yun. They also pushed for the inquiry into the alleged anomalous North Rail contracts by proper Senate committees. Ngayon, mga kutsero, dito na ngayon papasok ang kontrobersya. Ito ho ay ginamit na dahilan para ipa-impeach si Arroyo. Grabe, madugo pala itong North Rail na ito, no? Tapos, dito rin nauso yung executive order na pinagbabawalan ng mga cabinet members na umattend ng mga Senate hearings. Yan. Dito ho nauso yun. Si Arroyo ho ang nagpa-umpisa nun. So, siya ho nagpa-umpisa. Pero ano to, tawag dito, sinabihan ng Supreme Court na masama yun. Hindi pala masama. Na hindi pwede yun. So, na ano yan? Na-overrule yan ng Supreme Court. Ngayon, ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyaring corruption daw? So, yun nga yung corruption is yung padding ng presyo. Masyado rong malaki yung kinosting ng gobyerno. At tapos meron pang aligasyon ng kickback ang Arroyo administration dahil dyan sa North Rail na yan. Isa pang naging problema ng North Rail na yan ay ito. Nagkaroon po tayo ng deadlock. Ano po yung deadlock? Ano po yung nangyari? Deadlock po ibig sabihin, walang galawan, walang gumagalaw. Bakit? Kasi nag-demand ang Chinese contractor dito na bayaran nyo muna kami ng $300 million. Yun ang sinabi ng China. Tapos umuwi. Umuwi yung mga contractor. Bakit daw kailangan? Kasi kailangan daw tanggalin daw muna lahat ng illegal settlers daw.
Ayusin daw muna yan bago sila magpatuloy. Bartolome said she and Meg even asked for an additional $300 million in advance to cover project costs. Ang gupang ng mga Chinese, no? Di ba kakakuha lang natin ng loan? Kasi mga kutsero, na-identify na pala yung problema 2017 pa lang. Actually, di pa 2017. 2004 pa lang, alam na nila na may problema. Pero hindi nila ginawa ng solusyon. Ang tagal. Simula 2022 hanggang, sorry, simula 2002 hanggang 2023. Ngayon lang nagkaroon ng resolusyon dito. Siguro may proyekto ang Pangulo na totoong, ano, totoong North Rail Project. Yung totoong gagawa ng tren papuntang, ano, papuntang norte. Tapos, meron pa palang nabasa ang document. May kwento rin pala na isa sa mga bagay na naging dahilan kung bakit na-cancel to. Eh, doon pala sa kontrata, nakasulat na hindi sila gagawa ng MRT-LRT style na tren. Ang gagawin pala nila ay ordinary relays na merong diesel type engine na tren. Hindi pala yun yung nasa kontrata. Hindi yun yung pinropose. Pero yun yung nasa kontrata. So, supply pala talaga tong project na to. And it's really, mga kutsero, it's really highly possible na this is corruption riddled. Sobrang laki ng kinikback nitong tao. Kung sino man yung nagpaano nito, ang laki ng kinikback niya, guys. Ang laki. Sobrang laki. Kung totoo yung sinasabi dito sa mga balibalita before, napakalaki ng kinita dito ng kung sino mang corrupt na nakinabang dito. Sana wag na maulit yung ganito. I'm sure may mga proyekto na gagawin ng administrasyon to create a railway going north, going sa Clark. Alam natin na nandiyan yan. Pero sana hindi na siya maulit. And more importantly, mga kutsero, sana matapos siya para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. At yun na nga, mga kababayan. Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!